The views and opinions expressed by the program host or guests do not necessarily state or reflect the official views and position of TVH Network, 99.5 Cool FM, and TVH Group of Networks Incorporated. Live mula sa Cool FM, simula na ng makwela at masayang Hangout with Babon! Hangout with Babon on 99.5 Cool FM. Hello, hello, everyone. Hello, 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 and welcome to Hangout with Momoy. It is June 19, 2024, and I am currently substituting for Momon since he'll be late for the show as he's having dinner at the moment. So yeah, today it is indeed. So as you missed it yesterday, Momon talked about LGBT system. He talked about LGBT law in Thailand or same-sex marriage thingy, which was the topic of the show last night. So yeah, very interesting, very very interesting, I should say. But yeah, very good discussions from Mama. So not gonna lie, very good ones. Okay, so when we meet the moment, how do I say this? Let me fix the bot first. Since this show is already reformatted, we will be talking about the topics on what will Mama possibly talk about later. Well, okay, let's see. Talk about in Hangout with Momon. But let's talk about Inside Out 2. Okay, so Inside Out 2, well, surprisingly, was one of the best grossing movies on Disney to date, on Disney's theatrical releases this year. Surprisingly, it's doing well compared to the rest of Disney movies. Well, why is that? Because, well, the opening weekend of Inside Out 2 here in the Philippines earned 18.8 million pesos. It's indeed a huge milestone for Disney. So really, really good stuff that Disney is doing well once again in the cinema releases, but who knows if they will keep going with their goal to make sure they don't flop. But what I am aware is that their movies flop. All of the other movies flop except Inside Out 2, which is very interesting. But yeah, the reason why other releases have flopped because nobody asked for this. Maybe they didn't ask for the changes to be made to their film. They wanted to keep the story behind. Or, you know, yeah, you get the idea.
Okay, so yeah, Inside Out 2 is really, really interesting. But I haven't seen the movie. We were supposed to see the movie last Monday, but due to tickets being sold out, I have not had the chance to see it. But yeah, if I do plan on watching Inside Out 2 someday, well, here you go. But yes, Inside Out 2 is definitely an interesting Disney movie so far, from what I am heard, from what I am hearing. So yeah. So audience, have you seen Inside Out 2? Audience, have you seen Inside Out 2? All right, so looks like I will check the live chat. Okay, so nobody answered. Well. Anyway, so if you do see Inside Out 2, well, definitely it's a must watch. If we don't have it seen, but I can say it's a must watch because you know it relates to your emotions. You know, it relates to your emotions really. So yeah, there you go. So yeah. I have talked about Inside Out 2 right here. But yeah, what else can we talk next? I will be discussing one more topic before Mama joins the show, so here we go. So I know Mama isn't into gaming, he is more into media, but I will try to find best to think what I can discuss. I think Mama already talked about a Showtime being on OTV last night, so I won't be talking about that again. You won't be talking about it. We won't be talking about that again. That's what I meant. Okay, Mama is indeed here. So Mama, hello. Hello, Mama. Hello, Mama. Welcome. Hello, malingaw ngaw. Echo. Yes, hello. Hello. Okay, so Mamon, earlier ago I was talking about the Inside Out 2. That was the first topic we're gonna be talking about, I guess. But if you didn't know, Inside Out 2, in its opening weekend, grossed 88.8 million pesos, and it's indeed the best-selling movie right now in Disney's history. It's been quite a long time since we haven't seen Disney doing well, but it's. I think this is the only movie that is doing well, but yeah. So, Mama, if you have seen Inside Out 2, what are your thoughts so far? If you have seen it? Di ko pa napanood actually. Pasensya na, di ako nakarelate. Antayin ko na lang iano sa Disney Plus yung ano Inside Out. You're gonna wait for Disney Plus release? Oo. Yeah, antayin ko yung release nun sa Disney Plus. Sana meron. Kasi Disney siya eh. Pero dahil nga ano, siguro baka lock na lang. Nako, ay guys, wag kayong mag-ano ng piracy ha. Huwag kayong mag-ano ng piracy. Also, Mamon, I also talked about earlier that I was supposed to watch the movie last Monday, but the tickets were already sold out quick. That's because the Filipinos are really interested in the movie. Yun ba yung Time movie o yung Inside Out pa rin? Inside Out 2. Inside Out 2. Oh. It was already sold out. It was already sold out the moment I was trying to buy tickets. Wow. In the store. It already sold out. So yeah. Okay. I have yet to see it. Yeah, I have yet to see it. So should we wait for Disney Plus instead? Should we wait for Disney Plus release? Okay, sa TVH daw manonood ng Inside Out 2. Hoy, lalagay. Oh yeah. Hoy. Oh, yeah, right. I have seen that TVH will be screening Inside Out 2 on free TV premiere exclusive original language. Nako. So kinakabahan ako. So may Inside Out 2 na sa free to air while the movie is being on air in cinemas. Very interesting stuff. Okay. So ibang topic muna. So Mama, so your mic is here now. So ibang topic muna. Sa pala, tanong ko, ano yung cool news ba, ano? Ikaw sign?
Mama, I think so because Dream Car has confirmed that he will not be anchoring Comey's primetime because he needs to recover from his sickness. So, yeah. Ayun. So, habang nag-aano rin tayo, so naghahanap ako ng mga topic, matatopic natin. Siguro baka mamaya ako makaano ng topic mamaya sa Hangout with Mamon. So guys, buti na lang na follow up ko yung ano kanina. Na follow up ko kanina yung tawag ba rito? Na follow up ko kanina yung sa ano, internet namin. Nalotop, pero naano naman, nabalik naman. So ayan. Ayun guys, sa Sabado na po yung Pride March sa mga sasama po guys, ha. Tandaan ninyo ano, magdala kayo ng tubig, ng extra pera dahil parang mahaba-habang ano to, mahaba-habang celebration to sa Quezon City Memorial Circle. Ewan ko kung makakapunta ako pero parang hindi. Sana Cardona, baka naman. Baka naman. Okay, so ayun, so commercial muna tayo dahil magpe-prepare tayo para sa Cool News Prime. So we're gonna be talking about the next topics later after the ad break, right? Okay, sure. De, Cool News Prime Time muna. Sige. So Cool News Prime Time mamaya pala. Okay, so ano, what are we talking about right now? Okay, so mag-aano pa ako ng topic. So for the meantime, commercial break muna tayo, guys. All right. Commercial break tayo, guys. Ngaw-ngaw nga po ngayon. Ade, joke lang. At yun nga po, nagbabalik nga po ang Hangout with Mamon. So, bago tayo dumapo sa ating topic ngayon, kailangan muna natin mag-ano ng 10 minutes para sa ating Cool News Prime Time. Salamat, ano. Salamat, Aspir. Okay, so ang lag ng phone ko. Sorry. Wait. Do you want to answer our Cool News Prime Time again? Nako! Hindi ako prepared! Sige. I'll take care of it then. Okay, so, ayan. So, ayan guys, puro tayo, So kung ano yung maitatopic natin mamaya sa Hangout with Mamon, mag-ganun na kayo dahil ito yung iaano natin. So ilagay nyo na lang sa ano ng anong say mo, Diyos ko. Mahirapan ako. Send link ng article at iaano natin ito. So grabe man na. Ay! Wait lang ah. Ano ba yan? So ayun. Ulitin ko guys, advice po sa mga pupunta po ng Pride Parade. Kung saan man yan, sa Marikina, sa Pasig, o sa, kung saan man yan. Magdala kayo ng inumin ninyo ng pamaypay dahil tawag ba rito? So para di kayo ma-stroke habang nasa celebration. At also magdala rin kayo ng payong dahil minsan di natin maasahan na may ulan. So speaking of ulan, magano tayo ng weather forecast
So ayan. Okay, so ayan natin, ayan. So ayan natin ang okay. So ayan natin. What's the weather in Quezon City this Saturday? There will be thunderstorms with a high of 32 and a low of 27. So ayun. Magdala kayo ng payong at wait lang. Tama ba? Ayun, sa Sabado dahil may ano, may pabadya-badyang thunderstorms. So samantala, anuhin din naman natin. What's the weather in Marikina this Saturday? There will be thunderstorms with a high of 32 and a low of 27. So ayun, may thunderstorms, so magdala kayo ng payong at ugaliin ding uminom ng maraming tubig at uminom ng vitamins para di kayo magkaroon na para di kayo sakitin sa ano habang nagpa-Pride March. So ayan. Yan lang naman ang ating ano, yan lang naman ang mga ano natin yun. So ayan, okay, so nakita ko may nakita. So yun, 2 hours ago nag-ano pala ang Netflix ng bagong advert. Wait lang. Ba't naging yung ad kasi ng ano ngayon, yung ad kasi ng Netflix ngayon is yung kay ano, yung kay Sharon Cuneta, yung sa ad ng ano. Alam yung ad ng Super Fairy na lumilipad si Sharon Cuneta? Ayun, binigyan siya ng modern twist sa binigyan siya ng modern twist sa Netflix ngayon. At ang cute, actually di ko pa napanood. So ayan, maraming nag-joke na lumipad ang aming team. Ayun. So grabe, no? So ayun. So ito nga pala ang Eagle roster ng Allied Star. Ito nga pala roster ng Allied Star Eagle. Si Carl Johnson, si Ryder, si Big Smoke, si Sweet, si Trevor, si Drake, si Ay, nako, ayoko nang banggitin. Wow, ang ganda ng ano natin ngayon ah, ng new studio ah. Bakak na pakak. Ayan, so siya nga pala, bago pa nagsimula si ano, bago pa magsimula si Jessica Soho, si Jessica Soho na lumipad kasama ang kanyang mga team, si Sharon Cuneta muna ang nauna. Diyos ko. Ay nako. So maraming na ano, maraming natawang mga batang 90s dahil syempre mga batang 90s alam na alam tong advert na to. Yung lumipad si ano, si Ate Shawi. Kahit ako na Gen Z, tawang-tawa rin ako dito sa ad na to eh. Lumilipad pero ano, ang ad ano, shipping line, ferry line, di ba? Naloko na. Ayan, so 3 minutes lang at cool news na. So ayan natin ang mga natin sa main chatroom ngayon. Ayan nga, so ang dami nating ano ngayon, so kahapon pala, parang episode 10 or 11 na ang Together the Series. So, asahan ninyo na matatapos agad siya. Hindi po ito katulad ng Korean drama, ha? So, ayun. Maganda yung ano, maganda yung Together actually. Para sa mga beginner, ng BL Series. Pero kung halimbawa, kayo, nasa moving on stage na kayo, mga Bright Twin fans, pwedeng wag na kayong manood. Ayan, so pero ano, at least itong pinakamaganda sa ano kasi
ABS-CBN is experimenting to air a Thai BL series. Actually, ano, so sa ABS-CBN na ano yung unang network na mayroong BL series, Thai BL series, inera ang Thai BL series. So, ang una actually, ano, GMA, in terms of original BL series, yung My Husband's Lover, ang ganda doon. Naging ano rin siya sa pop culture at naging parody siya sa Pepito Manaloto. Laptop yung ending na yun eh, kasi My Husband's Lover pero sila Batman at Superman. Tapos nahuli di ba ni Elsa? Ay, Diyos ko po. So, ayan. Okay, so yun nga po, nagbabalik po ang Hangout with Mamon. So, ayun nga, topic natin ngayon, yung isa sa natatawa ko sa bagong ad ng Netflix ngayon dahil naka-introduce dito si Sharon Cuneta. So, sa mga di nakakaalam, sa mga ano nang, ay! Okay, so, sa mga di nakakaalam dun sa ano, sa ad ni ano, sa ad ni Sharon Cuneta, ano, bale, so lumilipad siya kung saan saan, sa iba't ibang scenes, sa mga movie ng ano, sa iba, yung iba entry ng MMFF, yung iba entry ng ano, at marami mga batang 90s ang natuwa at natawa sa ano na to, sa advert na to. Kasi syempre, ito kasi ad to ng ano, Super Fairy. Kaya ito ko tawa ako ng tawa na nakita ako tong ano na to eh. Tong ad na to eh. Diyos ko. Ay, nako po. Tsaka, medyo ano ah, medyo ano rin tayo ngayon. So, nasa episode 12 na ang We Are the Series. So, 16 episodes ang We Are, so medyo matatagalan pa. So, pag-usapan rin natin ngayon yung isa sa pinaka, ano, pinaka, so, ayan, okay, so, pag-usapan din natin ito sa BLC, ito sa BL series, yung sumpa ng episode 11 sa mga 12 episode series sa ano sa BLC, sa mga ano, sa mga BL sa Thailand, lan na sa GMMTV. Kasi ito ah, kasi dito sa episode 11 dito nagsisimula yung ano eh, dito nagsisimula yung 696. Gago. Okay, so ayun. Grabe. Okay, so ano guys, kasi itong episode 11 dito nagsisimula yung mga ano na ano eh, yung sumpa ng ano, yung ang ganda-ganda ng story, ang ganda-ganda ng ano, tapos boom, biglang break up, biglang naghiwalay. ano na yan, tradisyon na yan sa BL series na magkaroon ng, nasa episode 11 magkakaroon ng hiwala yan. So, kung halimbawa ano, 16 episodes, siguro mga episode 15 or episode 16 magsisimula yung sumpa. Sa ano naman, sa mga 13 episodes, episode 12 nagsisimula yung sumpa. So, alam niyo na yan, spoiler alert, sa 2G, sa Together, ayun, ganyan. Sa mga nakapanood pa lang nun, pero sa mga di pa nakapanood, ayun. So before matapos ang ano, doon nagsisimula yung sumpa. Ng ano, sumpa ng breakup, sumpa ng hiwalaya, sumpa ng iyakan. Ito yung mga time na mag-iiyakan yung mga manonood dahil nga naghiwalay. At di rin nakatakas dito yung ano, di rin nakatakas dito yung Game Boys the series. Well, tignan ko lang muna, tignan ko nga sa ano, tignan ko nga muna sa
ano, kung ano yung, kung kasama din ng Game Boys, actually Philippine BL series to. So, Game Boys EP 12. Game Boys EP 11. So, ayan. Ang inang Lazada to. Ay, sorry! Sorry! Okay, so, ayan. So, ayun, nandito rin yung ano, nandyan din yung ano. So, ewan ko, parang dito rin nagsimula yung ano, sumpa ng episode, anong sumpa ng ano, sumpa ng... Ayun. So, yun, episode 12 pa lang may sumpa. Dahil episode hanggang 13 episodes ang ano, Game Boys series. Pero yun nga, guys. Yun yung sumpa ng ano, sumpa ng episode ng ano, ng second episode, second to the last episode. Diyan nagsisimula yung mga sumpa. Maliban na lang sa Bad Body the series. Dahil, medyo hindi kasumpa-sumpa yung ano. Ayaw na sabihin, pero maganda ang Bad Body the series. Kahit nalubog na sila na nun at si Ompawat. Pero maganda yung story nun. Maganda ang story ng Bad Body. Kaso nakakabitin. ABS-CBN, Bekenemen. Gumawa kayo ng Philippine adaptation ng Bad Body. ayun. Pero, ayun, na-miss ko to, na-ano ko tuloy yung ano. So, ayun, isa pa, dahil nga, ano ngayon, dahil nga, Pride Month ngayon, pag-usapan rin natin ang mga BL series. Siyempre, napaka ng BL series, lalo sa LGBTQIA+ community. At karamihan sa mga nagaano nitong mga market is sa Thailand at sa Taiwan. Sa Taiwan medyo konti, sa Korea meron din, kaso hindi masyadong nagkakaroon ng recognition unlike sa ano, sa Thai BL. So, sa Thai BL, ano to? Sa Thai BL series, ano siya actually? Yung umiikot yung story, mostly umiikot yung storyline sa ano, sa college. Bihira lang magkaroon ng BL series sa patungkol sa ano, kung sa workforce ay sa ano, sa trabaho, yung nagkatuluyan sila sa trabaho. Mostly sa college nagsisimula ang love story, sa Together, sa Bad Body, sa Not Me, Fish Upon the Sky. Parang halos lahat yata ng BL sa school, sa university nag-start. Pero ang pinaka ano talaga na ano, nag-break sa ano, try BL tradition yung ano, yung My School President, kasi high school yun nakaset yung ano, yung si yung ano noon. At pati rin yung bagong series nila, Gemini tsaka ni Fort, ano din, high school din sila. So, ayun. Nakakaano din, parang bit of a fresh air din, pero mas lamang ang college student ano, set kesa sa high school. Napaka ano nun. Pero kung ano, siguro sa Pilipinas merong mga high school love story na BL. Tulad na lang yung The Day I Loved You, yung kay ano, kay Tommy Alejandrino, tsaka yung isang Singaporean actor. Actually, ano yun eh. Ang ganda na yun, kaso di ko pa halos sa panood dahil na rin sa ano, dahil na rin sa dami ng BL na panood ko. Pero maganda yon. Tsaka yung The Boy Fort Told the Stars. Kung di ako nagkakamali, parang, high school siya. High school din siya.
So parang mostly sa ano, sa Filipino BL, kung di ako nagkakamali, is mostly high school, tapos sa ano is senior, ano, kasi ito ah, yano ko yung pattern. Yung sa senior high, kina Tim at Poch, naging ano sila, naging magjowa sila nung senior high pa sila. Tapos nung ano, nung sa The Day I Loved You naman, yun nga, yun kay ano, yung kay Tommy Alejandrino, which is fun fact, kasama rin si Tommy Alejandrino sa High Street. So ayun, konting lore. Ayan. So tsaka isa pa ano, ayun nga, The Boy for Told the Stars, yung Catholic high school sila na gano. Actually, ang ganda din nun kasi di ko pa napanood kasi ang dami ko pang BL na tapusin. Ayun, so pangalawa sa BL ng Thailand, di nawawala ang gitara. Legit. Di nawawala ang gitara para mangharana, mang ano nung ano. Karamihan, ayan, andyan yan, sa Together, sa Turntype, kahit konti, meron pa rin exposure ang gitara. Ayun, my school president, may gitara din. Yan, nandyan yun lagi. Tapos, yung isa pang ano sa... Hay, nako, ang hirap mag ano. Kasama din sa ano, sa BL, sa Thai BL series, yung ano, yung... Anong tawag ba rito? Ayun, ang hirap pala mag ano nung mga... Ano? Ayun. So... Nagsisimula sila from enemies tapos naging friends. Bad buddy, example na yan. Not me, isa na yan. Ay, hindi. Ano, hindi pala kasamang not me. Bad buddy pala ang alam kong BL series na magkaaway tapos naging magjowa. Ayan. So, kung hindi friends to enemies, naging ano, parang galit sa isa't isa after ng isang insidente, then naging ano, ayan. So, okay, so, habang nag-ano rin tayo, okay, so, isa rin pala sa ano ngayon ay umuulan na nga, guys. So, ayan. Isa sa pinaka ano talaga ng ano, isa talaga sa pinaka favorite ko talagang season is rainy season. Kahit alam ko natatakot ako sa kidlat. De, pero actually nakaka-relax yung ano, nakaka-relax yung rainy season. Maliban na lang sa may butas yung bubong, sa may naglilik pag umuulan. Ang hirap noon, pero pag halimbawa kung galing ka sa ano, kung nasa loob ka ng medyo tahimik at dry na place, tapos umuulan, ang ano sa feelings. Kaso at the same time, napaka-hassle, lalo na kung yung sapatos mo, warak o butas yung yung paanan. Ayan. So, at dito rin, itong rainy season din, lalo na pag mga September, dito na rin nagsisimula nga, magtitipid ang kuryente ng mga kababayan natin, dahil alam nyo ba kung bakit? Patay ang aircon tuwing maulan. Pagkatapos ng ulan, dahil anlamig ng panahon. Kaya nakakatipid sa kuryente yung walang ano, yung amihan season tsaka yung ano, rainy season dahil malamig ang panahon. At syempre dahil umuulan ngayon, ano ang favorite ninyong mga foods tuwing umuulan?
Wait lang, mag-ano ako sa... mag-ano ako ng tanong? Okay, so ayan. Ano favorite food nyo kapag umuulan? So, antayin ko yung mga sagot ninyo, guys. Mag-ano tayo dahil nga isa sa pinaka-ano talaga ang rainy season. So, nandyan nagsisimula yung mga ano na pares, sopas, champorado, noodles, ramen. Ay, hindi. Ano pala yun? Pang mayaman pala yun. Sorry. Sabaw. Basta lahat ng sabaw, masarap. Masarap ang sabaw, sa totoo lang. Sabaw ng ano, sabaw ng sinigang, sabaw ng tinola. Ayan, masarap yan. Tapos, ang pinaka-favorite din ng mga ng nasa ano, ng mga kababayan natin, tuwing umuulan, lugaw. Napaka-essential ng lugaw tuwing umuulan. Tapos, lagyan pa ng chicharon bulaklak. O kaya lagyan ng mga malutong para masarap at malinamnam ang ano. Malinamnam ang malinamnam ng ano. Malinamnam para masarap at malinamnam na lugaw. At syempre, pares. Lalo-lalo na pag overload ang pares. Yes. shoutout kay ano dyan, kay Diwata. So, ayun. Yun, masarap din ang pares. Medyo, ano, hindi ko na naalala yung natikman. So, champorado. Yes, masarap ang champorado tuwing umuulan. Napaka, ano talaga, favorite ko talaga yung pag umuulan. Eh. Tapos, sabayan mo ng, ano, sabayan mo ng, tapos, lagyan ng, ano, tapos lagyan mo ng tapos papartneran mo ng tuyo. Masarap kung ano, masarap kung danggit ang gawin ninyong ano, gawin ninyong tuyo, gawin ninyong ano combination sa champorado. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi yung ano, yung danggit, ano siya, di mo na kailangan balatan. Di niyo na kailangan balatan dahil ano na rin, maano na kasi siya. So bale, crunchy na siya at ano, masarap yun pang ano, masarap yun pang champorado. Tsaka dilis, masarap yun pang ano sa champorado. Next yung ano, pina-favorite ko din tuwing, ayan, class MC yata to? Si Opio, sabi niya, sinigang with patis. Sa totoo lang, hindi patis yung ano, hindi patis yung nilalagay ko. Ang nilalagay ko, toyo. Sinasawsaw ko yung laman sa toyo. At ang sarap nun. Legit. Lalo-lalo na kung baboy. Masarap pong sinigang na baboy. Tapos ano, yung isa pang favorite ko pang ano, favorite ko pang sinigang dish, yung sinigang na hipon. Kaso, medyo tawag ba rito? Medyo hindi ko ano yung ano, kasi nga syempre ano eh. Ayun, so masarap yung ano, masarap yung sinigang na baboy tsaka sinigang na ano, sinigang na hipon. Favorite ko rin yan, pero medyo ano, yung iba sinasabi na wala daw lasa. Pero masarap naman. Tsaka isa pang entry, yung ano. So, mula kay ano, mula kay Stephen, lugawan ni bro. Minsan side dish, so favorite din ni Stephen, ang lugaw. Side dish yan siya. Ang side dish niya daw, pagkakain siya ng lugaw, is lupyang toge at nilalagay ang tokwa sa lugaw. Ay, naalala ko to. Kasi nung ano, ito ha, kwento ko to. Nung nangampan niya kami, ayoko na sabihin kung kanino. Nakaano ako ng lugaw na may tokwa. Ang sarap. Tapos may ano pa, may
baboy pa. Kaya ano, kaya parang nag kaya solve ako tapos may ano pa. May itlog pa. Kaya ano, kaya solve yung ano noon, lugaw. Tsaka favorite ko rin yung ano, yung lomi. Lomi ata, yun yung nakain ko nung ano, nung nakain ko nung Semana Santa. Ayun, masarap yun tuwing ano. Tapos, pag halimbawa, no, pag, pero pag halimbawa, in terms of inumin, anong feed, anong nama, ano namang fave, yung favorite yung inumin? Okay, so ano naman yung paborito ninyong inumin tuwing umuulan? So, Coke? Wait lang, tuwing umuulan ha? Milo, ay masarap ang Milo. Pero actually, ano ha, hard take lang to ha, kasi di ko bet yung lasa ng Milo. Kasi, ang ano, lalo na pag ano, lalo na pag yung ano niya mismo is ano, is inano mo siya, yung sa sachet. Kasi di siya ano, matabang siya pag ano, pero masarap siya gawing ano, gawing ulam. Pang pinaka favorite ko yung ano, yung mga, yung ricowa, yung mga ano, yung mga kokwa. Masarap yun actually. So, ayan, so habang nag-ano din tayo, ayan, so isa pang ano, isa pang favorite kong inumin tuwing umulan ay tsaa. Siyempre, mas masarap pa actually yung tsaa kasi ano siya, di siya ganun katapang, di katulad ng ano, di katulad ng di katulad ng ano, di katulad ng ano yun? Wait lang. Kasi di katulad, ay masarap yung ano, ay masarap yung tsaa kasi pag ano kasi pag tsaa, hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun kalakas sa tama, tapos ang ano din niya, ang relaxing din niya inumin. Yung kape, actually, gusto ko yung kape na decaf. Kasi pag uminom ako ng may caffeine na kape, iba yung ano, iba yung naano ko kasi parang nanghihina ako. Parang nagpapalpitate tapos nanghihina dahil sa kape. So guys, kung mag-ano kayo ng kape, hinahinay lang ha. Huwag yung araw-arawin kasi manenano kayo, magiging magulat din kayo katulad ko. Kaya ayun. Okay, so isa din sa pinaka-favorite kong ano, pinaka-favorite kong inumin tuwing umuulan, syempre ano, syempre gatas, lan-lan pag ano. So, ayan. Okay, so update sa internet ni Tere B. Nagbalik na after 2 weeks. 2 weeks na wala. So, walang internet connection. So, ayan. Baka bukas, maging smooth yung frame rate. Mabuhay! Mabuhay! Actually, it's been three weeks. Diyos ko! 3 weeks pala! Oh. Diyos ko. Kinabahan ako kanina. Hindi, mag-iisang buwan na pala eh. Mag-iisang buwan na sa totoo lang. Ewan ko lang. In my observation lang, parang mag-iisang buwan na yung walang internet therapy. Ano ah, ito. Mabuhay, mabuhay. Actually, kanina, medyo na-discompyado kung itutuloy ko yung hangout with mama no, hindi. Kasi kaninang umaga, wala kaming internet dahil late na kami magbayad. Buti na lang na follow. Na actually chinat ko yung ano para makita yung ano tapos pinalo up ko pa mismo sa office at doon ko nalaman na reconnected na. You forgot to pay your internet bills? Minsan kasi palit na eh. Okay, pero guys, kung kayo mag-ano, so lesson learned,
mga di pa nakapagbayad, magbayad na kayo ng maaga dahil pahirapan magbayad ng ano, ng internet bills pag ano na, pag nasa mismong due date na, pag sagad na. Matatagalan ka pa mag-reconnect. Sa PLDT, ano, almost 3 hours pa. Pero sa ano? It took 3 hours to reconnect? Oo. Tapos yung sa ano, sa Cheetah, medyo 6, halos 4 or 5 hours. So, ayun. Tere, babe, binalik mo na naman yung screenshot ko na, ano, na mapapanood daw ang hangout with Mamon sa LBM 1. May batang kiyapo pa kami. May batang kiyapo kami. Yung hangout with Mamon sa ano, LBM 2, maayos ka. Yes. Yes, LBM 2. LBM 2 te, hindi ano LBM 1. Tama. Speaking of yung tuwing umuulan na ano, na Oy, alam ko 'yon. Yung paboritong kanta ni Song Dak. Actually natatawa ako sa post ni Regine na ano, eh. Umuulan na ngayon, so handa na akong mamura ng mga tao. Oh. Paboritong baso tuwing umuulan. Kasi ito ay ano ko yung meme. Kasi di ba yung kanta, yung sa chorus na, minsan pa ulan, bumuhos ka, wag nang tumigil pa, tapos yung picture sa baba. It's a Ryan Kuyab-Yab classic pala to. I remember. Yung ano, yung bumaha, tapos yung sumigaw yung ano, hayop ka rin, Jin! Kakakanta mo, binahana kami! Ayun. Na ano ako sa nickname ni BW48, bakit naging Oyo? Pag ano mo, pag ibaliktad mo, magiging ano, magiging Bini Ohio. Ohio? Wait lang. So speaking of ano na rin, speaking of pride, bayan, tumalsik yung naway ko sa cellphone. Okay. So speaking of Pride Month, so ano, so ang witty ng billboard ng Close Up, kasi ano, kasi kung inano ninyo sa ano, kung di ko alam kung saan, pero ano, ang ganda ng execution, kasi 'di ba hiwala yung picture noon. Pag lumapit ka, ayun, parang may illusion na ano, magkikis. Pero nag-joke nga ako doon na paano kaya ako mabilis yung takbo ng sasakyan eh, no? Hindi naman, ano, unless kung halimbawa naka-slow mo siya, medyo rin siya. So yun, ang witty ng billboard na yun. So, ano ba yan? Sakit ng paa ko. Ayan, so habang nag-ano rin. Okay, so ayan. Mamaya din, okay, so Diyos ko, nag-ano tong okay, so 4 years, ano ba naman yan, kapatid insider, nag-move on ng lahat, tapos inano nila to, top 5 unforgettable what time moments sa Together the Series. Diyos ko, nag-move on na lahat. Okay, so ayan. Pero pinaka-favorite ko talaga yung ano, pinaka-favorite ko talaga yung line na, ang nagkit mong tumingin ah. Halikan kita dyan hanggang hindi ka na makahinga. Yun, yun yung ano na yun, yung linya na yun. Napaka-iconic nun in the sense na naging reference siya sa mga ibang BL series sa GMMTV. Tulad na lang ng Fish Up on the Sky na yung tropa ni Duan, ni Dolawi, yung si Neo, ano,
ginaya niya si Sarawat, pati yung ano, yung outfit niya si Sarawat din. Pati yung sa vice versa, ginawa nga super secret password ang linya ni Sarawat. Lap trip eh, no? Pero ang ganda din ng ano na yun, ang laki ng impact ng Together the Series sa ano, sa Thai BL industry. Medyo nauna yung Tanta eh, pero ang ano ng Together the Series na ina-air ngayon sa dalawang free channels na A2Z at TV5. So, oras po natin ngayon, 10 PM na po. At dito na nga po, magtatapos ang Hangout with Mamon. Magkita-kita po tayo bukas or sa Lunes. So, ito po si DJ Mamon. Nag-iiwan ng salitang, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka naman para mabuhay naman ng iba.